relationship na mag-anan? Ano pong main reason? Hindi namin kaya. At saka wala siyang time na mag-ayos ng mga annulment na yan. Kasi nga siyempre nagpapaaral kami. Parang nag-umpisa kami sa wala. Kaya pa napursige siya magkaroon muna ng mga ng sarili namin bahay, ganun. Pera din. Pero siyempre hindi namin kakayanin po yung talagang pera. Number one na yan. Hindi namin kakayanin. Kasi kung i-annul ng ganun, 200 to 300,000, hindi namin kakayanin. Diyos ko, kinikita na ng dalawang taon ng mister ko yun. Hindi pa makadala ng ganyan kalaki ang papa nila sa pag-uwi. Mas maraming case ngayon na parang nadi-deny pa yung iba. Hanggang ngayon, almost 6 years, tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa rin granted ang annulment nila. Yun ang isang rason na hindi kami talaga makapagpa-annul. Eh, pasalamat ako ngayon merong divorce. Sana pinipray ko talaga na hindi lang sa sarili ko kasi para madami akong nababasa tungkol sa mga ano sa mga kaso ng divorce. Naawa ako kasi sabi ko akala ko ako lang. Sabi ko eh yung mga nanay na iba binubugbog sila ako, hindi ako nakatikim ng bugbog. Pero ang puso ko andyan din sa kanila kaya sabi nga ni papa nila ikaw magpa-interview ka, mahuusabi ko para hindi lang sa sarili ko. Alimbawa sabi ko para malaman ng lahat na kahit sa mga sulok-sulok ng mundo, marami kami ang gustong lumaban. Pero sa ngayon, ganito na muna kasi hindi pa approve sa Senate. Kasi kung tutuusin, hindi lang alam kasi ng Senado, hindi na alam ng mga lumalaban, na mga anti-divorce, hindi nila alam sa mga sulok-sulok. Kahit doon sa amin, sa propinsya ko, sa Iloilo, doon, mga kapitbahay ko doon, kadamihan ng hiwalay. Kadamihan ng hiwalay. Kaya meron divorce at sa wala. Wala silang magagawa doon kasi marami ng separate talaga. Na hindi na kinakaya, na relasyon, hindi na nag-work. Ang sinasabi ko sa mga anak ko, gawin yung inspirasyon at gusto ko magiging good example kayo sa mga taong broken family. Katulad nyo kahit nag-segunda mano tayo kung tawagin. Pero ang mga anak ko, respetado yan. Hindi sila nangungutya o kaya hindi sila kinukutya ng ibang tao na broken family kami. Wala. Kasi nga, nakita nila, masaya kami. Ang pagmamahala namin ng mga pamilya, intact kami. Ganito lang ano ang sabi ng papa nila. At basta tayo may divorce at sa wala, for life na tayo. Tayo na talaga, till death do us part na talaga tayo.